Pagising sa umaga, atin ang nalalangha. Iba't ibang... Hello mga kayammers! Welcome back sa ating Pagkain Pinasarap. So ngayon magluluto tayo, actually, ng simpleng recipe na recipe din ng nanay ko. So ito yung lagi niyang niluluto sa akin at lagi ko rin nire-request ay ang pork hamonado. So gagamitin natin ay ang loin or pork loin o ang tinatawag natin sa Tagalog ay lomo. So bilog siyang laman, no, walang taba ito, puro laman talaga. So papakita ko sa inyo ang simpleng proseso nito at napakadali at napakasarap. So magluluto na tayo ng ating pork hamonado or pork loin hamonado na recipe ng aking ina. So sisimula na tayo. Okay? So ito yung ating pork tenderloin, actually. Pork tenderloin. So makikita nyo isang buong laman yan. Bilog siya. So walang taba yan. Yan lang. Ganyan lang. Okay? So ihiwain natin ng maliliit yan. Maganda nga ito nung medyo, hindi naman sobrang liit. Yung mga paganyan na lang. Pwede rin naman pag-ano nyo. Pero the same thing. So kung gusto nyo pabilog, ayan. So maganda to kasi yung madudurog-durog na sa sobrang tagal nyo pinakukuluan. Ayan. So diretso na natin ilagay doon sa ating casserole kasi lalagyan natin yan mamaya ng pineapple juice. Okay. So ito na yung ating nahiwang pork tenderloin. So lalagyan natin ng mga kalahating lata ng pineapple juice. So malaking lata ito, 1 liter. So kalahati ilagay nyo. Hindi po ito sponsor ha, kundi yung brand na makita nyo ha. So any beer will do kung meron kayong pale pilsen. So itong gagamitin ko is yan, Red Horse, malakas ng sipa. What? So kalahati nung lata to kasi malaki ito eh. So kalahati din nilagay nyo. Ano po nga, kalahati na. Ayan. So kalahating lata ng beer. Then mga 1/3 cup ng patis. So ayan. So 1/3 cup ng patis. Pepper. So gagamitin natin yung ating Luc Rosé. Ayan. So meron tayong green onion kanina. Ipakita ko lang sa inyo yan para ayan. Salt. So maglalagay tayo ng 1 cup sugar. 1 cup ng brown sugar. So 1 cup ng brown sugar. Ang tema kasi nitong hamonado ng nanay ko, naglalaban ang alat at tamis. So pag natikman nyo yan, tsak na magugustuhan nyo. Pero ako, pinaka-favorite ko to sa, aside sa mga niluluto ng nanay ko, isa to sa mga paborito ko. Ayan. Siyempre, haluin nyo lang muna siya. Isasalang na natin siya. So, mag-low to medium flame tayo. Then, takpan muna natin. Haluin natin maya-maya. So, titingnan natin yung ating pinapakuluan. So, ayan. So, tatanggalin nyo yung mga ayan, nasa ibabaw. Alisin nyo yan lahat. Ano kasi na yan ng baboy. So, silipin natin ulit ang ating pinapakuluan. So ayan, nag-less na yung ating sabaw niya. So nag-less na yung sabaw niya. So sige lang, pakuluin pa lang natin hanggang sa mag-less pa yan. Okay? So talagang medyo may katagalan po ang pagluto nito. Kasi gusto natin pakagatin talaga yung lasa niya sa karne. At ganun po yung proseso ng aking ina. So, pwede nyo nang tikman yan kung maalatan kayo at matamis. Sarap. So, pakuloy pa natin siya.
tatakpan muna natin ulit hanggang sa mag-less pa yung ating sabaw. So ayan, tignan natin yung ating niluluto. Actually, sakto na walang kami ng gas, so namatay na. At saktong-sakto naman. So saktong-sakto sa pagkakaluto niya. So ayan, yung sauce niya ganyan kalapot. So hindi na natin pa sosobrahan yung parang konti pa. Pero parang sa tingin ko okay na to. Kasi masarap yung medyo may sabaw-sabaw nito eh. So okay na yan. So ayan mga kayamores, tapos na tayo sa ating pork tenderloin amonado na recipe ng aking nanay, mama ko. So favorite na favorite ko po ito. So actually ito kasi, nakita nyo sobrang, pakita ko sa inyo, sobrang lambot yan. Pero once na ni-ref nyo siya, nilagay nyo siya sa fridge, so titigas yung karne. Kasi maybe because of the pineapple juice and the beer. Pero once na mi-microwave nyo siya, so lalambot ulit siya. So kung medyo matigas ang texture, sa kabila ng ilang oras natin siya pinakuluan, so most probably around 2.5 to 3 hours natin itong pinakuluan eh. So talagang inubos lang natin yung sabaw niya, at nakita nyo sa video ko, konti na lang. So pero sobrang sulit naman ang paghihintay at pagluluto nito. Walang halong masyadong gastos at maraming recipe. So ingredients pala. So wala masyadong ingredients at chop na pasok sa budget nyo. So tikman na natin. Ayan, kung nakita nyo, sobrang lambot ng karne niya, di ba? Pero kaya nasabi ko, pag finish nyo siya, so medyo titigas siya. Pero okay lang, kasi yung lasa naman, sarap. So, tikman na natin. So, ayan siya. So, I hope meron kayong natutunan sa ating recipe today. So, tikman natin. Paulit-ulit. Ito na, tikim na. Sobrang sarap. Alam niyo, masarap ko sa kanin. Mapaparami ang kanin yun ito. Sobrang favorite ko din to. Alam niyo, kapag niluluto to ng nanay ko, at pag niluluto ko din, hindi ko kasi makuha-kuha yung pinakalasa ng niluluto ng nanay ko. So, syempre, kung sino yung original, hindi mo talaga magagaya yun eh. Pero so far sa ngayon, talagang masasabi kong nakukuha ko na yung lasa ng kanyang niluluto. At sobrang sarap. So huwag kayong mag-alala sa dami ng beer nilagay nyo. Kalahati ng lata na malaki ha. So hindi naman maglalasang beer yan. Alam nyo yung naglalaban yung tamis at alat ng patis, tapos yung tamis ng asukal, tsaka yung pineapple juice. Sobrang sarap niya. Hamonado yung lasa niya. So try nyo to sa mga bahay nyo, tsaka na magugustuhan nyo to. Kung may mga handaan kayo at medyo tight kayo sa budget at kailangan nyo lang ng ganito, walang masyadong sangkap, so I suggest gawin nyo to at i-serve nyo sa inyong mga sa mga bisita. So again, sorry. Ayan. So again, maraming salamat po sa inyong panonood at pag-suporta sa ating channel. So I hope meron po kayong natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo man, so huwag nyo pong makalimutan mag-comment doon sa below section sa ibaba ng ating video, para at least malaman natin, kung malaman ko, malaman namin na kung okay ba to, kung na-try nyo ba, at meron kayong mga suggestions. So again, maraming salamat po, at huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating channel, at huwag nyo pong kalimutan ito. At yung maliit na notification bell dyan para manonotify po kayo pag may mga bago tayong upload. So hanggang sa muli po, lagi niyong tatandaan at lagi kayo mag-iingat. At lagi niyong tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Baalam po, hanggang sa muli. Kanda o talo-talo sa sarap ng niluto eh. Promise masarap po siya.
So, wala kayong masyadong gastos. Sobrang sarap pa. Hindi ordinaryong putahe. May pagmamalaki nyo. Paalam.